Ano yung protection natin against the devil? Sacraments, sacramentals, exorcism prayer, and deliverance prayer. Mas mabuti pang magpakamatay ka na. Wala ka ng kahulugan. Meaningless. No? Matanda ka na. Wala ka ng hindi ka na effective sa mundong ito. Dapat sa'yo, mercy killing. Di ba? Yan ang demonyo eh. They are accusers. Accusing us before the Father day and night. Kaya nga, negative yung pananaw mo sa buhay. Then ang demonyo nasa likod natin. Uno Pedro 5:8. Ang demonyo ay nasa... Tingnan nyo nung likod. Nakita nyo na. So yung demonyo natin ay nasa paligid lang natin. They operate unnoticed to be able to be victimized more and attribute curse against God. Yan ang sinasabi ni Cardinal Jose Advincula. Yan, sabi niya, in our catechism, our souls face three major enemies. Tatlo pa yala yung kaaway natin. Based on our catechism, ano yung unang kaaway natin? World. Ang sanlibutan. Pangalawa, ang ating laman, the desire of the flesh. Pangatlo, ang demonyo. So sabi ng ating katekismo, tatlo pala yung major enemies of our soul. Ano yung una? World. Sanlibutan ba yun? World. Pangalawa, our flesh. Pangatlo, the demons. The demons, the devils. Di ba? Ngayon, dahil hina-highlight niya yung three major enemies of our soul, paano natin maprotektahan yung kaluluwa natin? Sabi ni Archbishop, in facing the world, dahil yung kaaway natin ang mundo, kapangyarihan, popularity, mag-ingat po kayo niyan. Mag-ingat tayong lahat. Fame, power, influence. Uy, gado yan. Sabi niya, in facing the world, so as not to be enslaved by it. Hindi tayo ma-slave. Ano, Tagalog ng slave? Maging alipin. We put material wealth. Yung mga material wealth natin, yung kamayamanan natin, we put wealth under our feet. Yung mga bagay, mga posisyon, kayamanan, kapangyarihan, we put under our feet. Not our, in our mind and in our heart. Don't put it in your mind, in your heart. Put it in your feet. Hey. Oh, ako ang manager dito, ah. Hindi mo ba akong kilala? Ako ang presidente ng Pilipinas. Ako ang parish priest. Ako ang pare dito sa St. Michael the Archangel Healing, Deliverance, and Exorcism. Ako! Yan, you put your power, your position, your influence, in your mind, in your heart. Anong sabi ni Cardinal Jose Advincula, our material wealth, our influence, our power, put it under our feet. Bakit? As a means for the furtherance of God's kingdom. Ano? Under our feet. Uy, ako ang tatay dito, ha? Akain pa ka na maraming bigas. Bago mo ako kukontrahe. Yan, nasa demonyo tayo. Amen.
How to destroy the world? The fame, the position, the wealth. Put it under our. Don't put it inside your mind. Don't put it inside your heart because you become enslaved by it. Uy, marami ngayon. Nangungumpa niya. Gumagamit na ng pera. Because they put the position in their mind, inside their heart, they become slave by their power. Hindi sila gusto. Napapalitan kami. So, bibilhin ko kayo. Magkano kayo? Then, isuro yung bahala. Pila mo kabuok dire, ma'am? Kuan may kamuok? Lima. Sa may ganahan ninyo, karong kuan ma'am, kining, sa may ganahan ninyo, bukas, kwarta. Kwarta dong. Nya parasa din na dong. No? Karon, umabot yung leksyon, nagsorbi mi ma'am ba? Sa may ganahan ninyo, bukas, kwarta. Kwarta. Sa parasa din na inyong sorbi dong. No? Para na sumabot niya eleksyon. Ay, salamat. Kwarta. Ngano nagsorbi man mo dong? Para mailhan. Kinsa tong naong o kwarta. I hope our money, our power, our influence will be put under. Ano? Under our feet. Don't put it inside your mind. Inside your heart. Why? Because you will be slave by it. Ang dami na sa ating mundo ngayon. Slave by power. Slave by fame. Slave by their own wealth. Kumusta naman kayo? Alipin pa ba? Ako'y alipin. Anong sasupay ito? Pangalawa! Walang kaway na. The flesh. No, the desire of our flesh. May asawa ka na. Titingin ka pa sa iba. Ang ganda. Fruit salad. Huwag ka nang titingin sa iba. Agwantahan na imong asawa. Bala nagluod. Agwantahan na di mong bana, bahala, nagluod. Amen! Anong gawin natin? Against our flesh, we put our material... against our flesh, in our struggle against the flesh, we need to do fasting. Kailangan natin. Very essential ang fasting. So, every Friday, for example, mag-fasting ka. Yan Saturday, fast eating na. And then, there is a spiritual significance. Bakit nag-fasting ka? Hindi para mawala yung tiyan mo. It is a spiritual fasting. The desire of the flesh will be controlled by your fasting. Gusto ko nito, pero nag-fasting ako ngayon. Kita rin nyo? Even Jesus Christ do fasting. So, hindi lang kaming grupo namin sa exorcism. And deliverance team magsagawa ng fasting. Pati kayo. Fasting ako every Friday. Ang sarap ng paa sa manok. Oh, kalami. Ang bagtak sa manok. Kalami. And then, you do fasting. No? By doing it, we control the desire of the flesh. Ano pa? Penance. When you go to confession, receive penance. These are your penance. Nagkakumpisa lang kayo kanina? You receive penance. No? Mortification. Ano yung mortification? Magsakripisyo tayo. It is all about sacrifice. Yung mortification ng una, saktan nila yung sarili niya. Hindi kailangan. No? Lahat ng mga problema mo, i-aalay mo sa Diyos. It is mortification. Amen? Mortification. Pag-sakripisyo sa ating gusto. Kung Diyos ay tinatawag ka sa pagka-lay minister, isakripisyo mo yung personal lalakad mo. Di ba? Mortification yun. No? Ang sarap matulog kaya ngayon. Alaunang hanggang alas dos. Ang sarap ng tulog ng mga pari ngayon, di ba? Pero hindi ka natutulog. Mortification yan.
Oh, nagsagawa ka ng spiritual reading, mortification 'yan. Amen. Nakikinig kayo ngayon, mortification 'yan. Dahil nadagdagan yung kaalaman natin. Amen. Yan ang paraan, mga kapatid, how to overrule our flesh, the desire of the flesh. Tatlo po, fasting, penance, go to confession, and then mortification, sakripisyo po. No? Kung may nag-reject sa'yo, this is my mortification, Lord. Kung hindi ako nakapasa sa exam, this is my mortification, Lord, I offer it to you. So walang ma-waste na mga pain, struggle, and suffering. Kahit yung little suffering mo, inaalay mo sa Diyos. It is mortification. Amen? And then we overrule, we overcome the desire of the flesh. Fasting? Kumain sa fasting, fast eating na yon. And fasting naman ko, Father. No, fast eating na niya. Oh, kira na. Nga muna itudlusin yung mga anak. Dadyo sila'y moment of fasting. E kung wa sila'y fasting, wa nila gitame ang ilang appetite. Na kung di nimo matame yung appetite, how can you control your desire? Muna'y connection niya. No. Even Jesus Christ do fasting. How much more kita? Di ba? Panghuli na kaaway natin. Tatlo yung kaaway natin, no? Sanlibutan, the desire of the flesh, the third one is the devil, the demon. Paano natin? It's facing the demon. We have sacraments. Ayan, ha? May ilang pari ngayon nagpakumpisal? At tatlo, salamat po. So, lahat kayo nakakumpisal? Yes, salamat. So, salamat tayo sa mga pari. Tatlo ang dahil ngayong gabi, pupunta kami sa Diocese of Butuan and Diocese of Surigao. So, paano natin lalabanan yung demonyo? Hindi natin kaya eh. Kaya nga si Kristo ay nagbigay sa atin ng sacraments. 7 sacraments. Kung hindi ka pa nakumpirma, pagpakumpirma ka na. Okay? Pagkumpirma kapag may kasal. Kailangan, kahit wala pang kasal, magpakumpirma na kayo. Amen? May kaso kami dito from Tubigon. Nag-exercise ka. Ako, nag-deliverance yung team natin. Wala pa ito kumpirma. Pakumpirmahan nyo na ito. After confirmation, hindi na siya hinaharas kailanman o demonyo. Amen? Bigyan natin ng papuri yung Diyos. So, how to destroy the influence of the devils through sacraments? Bring your family members to the 7 sacraments. Amen? Kung may sakit, anointing of the sick, confession of the sins, and then Holy Communion. Yan. Walang bayad po. Libre lang kung confession doon. Confession? Libre. Walang bayad. Amen? Anointing of the sick, wala ding bayad. Katawan ni Kristo, walang entrance fee ang simbahan. Totoo hindi? Bigyan natin papuri ang Diyos. Amen? How to destroy the evil spirit? Through the sacraments of Christ. Sacramentals of the church. Kaya nga, ini-elaborate natin how useful the sacramentals are. Exorcism and deliverance prayers. Yan ang paraan para ma-destroy natin ang influence ng demonyo. As our weapons. Kaya nga, tinuturuan kay kanina, sana sa hindi mga nakarating dito alas 8, balik kayo bukas. Dapat makinig kayo. How can you be empowered without listening to the official teachings of the church? Natutuwa ba kayo ngayon? Paano natin? Ano yung protection natin against the devil? Sacraments? Sacramentals, exorcism prayer, and deliverance prayer. That is our weapons. Yan ang sinasabi ni Cardinal Jose Advincula. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At alauna media, mag-exercise ako dito. At huwag kayong mag-expect na ako mag-deliver sa inyo lahat. May team tayo. Si Kristo nga, may 12 apostles. Totoo hindi. At kung lumapit kayo sa sakramento kanina, you receive Jesus. It is more than Father Darwin. Ang ibibigay namin sa inyo ay hindi sarili namin. Hindi naman kami Diyos. Hindi naman ako son of God from Davao.
hindi din ako si Senior Aguila. No. Ako po ay alagad lang kay Kristo. Hindi ko kukunin yung posisyon ni Kristo to glorify myself. But we are doing this to glorify the Father, the Son, and the Holy Spirit, not to glorify Father Darwin. Sunod na araw, no, nagbago na ang titulo ni Father Darwin. Ako, ang Diyos Ama. Namura. Nayawaan na si Father Darwin. No? Unang, let us promote Jesus. The center of our spiritual life is no other than but Jesus. Amen? Yan ang gusto ni Cardinal Advencola. We in the church have a serious duty. Anong sabi ni Cardinal Jose Advencola? We in the church have a serious duty to catechize our people. Yan ang ginagawa natin. There's no healing, there's no liberation without proper understanding of your faith. Ano yung catechism? Proper understanding of our faith. Ano nangyari kapag hindi mo makatechize? Superstitious belief. Lucky charm. Pupunta sa mga albular. Totoo hindi. Yan ang gusto ng ating mahal na arsobispo. At sinusunod lang natin ang paraan ng simbahan, hindi kami gumagawa na hindi naaayon sa simbahan. Wala kaming alam. Maliban sa kaalaman na galing sa simbahan. Wala kami. Yung amen, isa lang. Yung kasalanan namin. Hindi dapat ipagmalaki dahil kasalanan. Amen? Nag-exercise ako kahapon. Grabe, nagbali. Parang ano, gymnast yung poses. Yung kanyang, ano, yung kanyang tiyan, nasa ibabaw na. No? At yung dalawa niyang paa, nakaganyan na. No? Nakita ng kanyang nanay. Hindi ko alam kung nandito ba sila. Kahapon ina-exercise natin. Ilang exorcism po yung solution nito. Meron pang counseling processing as a part of liberation. Hindi lang yung exorcism, ha? No? Maraming mga sciences na i-consider natin sa ministry ito. Because we listen more than to speak more. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Sabi ng Malabispo, this is why we are missionaries with the mandate to protect souls from the devil's snares and to proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ. No? So, natutuwa ba kayo sa kaalaman na natanggap ninyo ngayon? Even Pope Francis has required its diocese. Sinong nag-require? Hindi si Father Darwin, ha? Si Papa Francisco. Pope Francis has required its diocese and archdiocese to have a team of exorcists. This is so because Satan and his minions nowadays are more aggressive than ever before. And their wiles and wickedness, seductions and deception are more pronounced. From according to Revelation chapter 12, verse 12. Bakit more pronounced na sila ngayon? May satanista na. Ayon sa Bohol. Dito sa Bohol, may mga satanista na. Meron akong pasyente, isang satanista, lumulutang during exorcism. Taga saan? Parokyano ko sa loob. Nandito na sila sa Bohol. Akala nyo sa internet lang? Uy. Nandito na mga satanista. Nandito na din ang mga Luciferian. Nandito na sila. Bakit? Revelation chapter 12 verse 12, their days are numbered. Ano? Bakit they are more pronounced now? Makikita na sila sa Paris Olympics. Mockery against the last supper. They are more pronounced now, more aggressive now than before. Why? Because their days are numbered. Their days are numbered. Malapit na po. We renounce the devil every day and trust in the Lord and rejoice His resurrection. Sinong nagsabi nito? Message of the Roman Catholic Archdiocese of Manila, Jose
Cardinal Advencula. Bigyan natin papuri si Cardinal Jose Advencula. No? So, itong ginagawa natin, hindi ito bunga sa isip ni Father Darwin. Hindi ito bunga sa panaginip. Katulad ni Pastor Inting. Kailan ka ba sinugo ng Diyos, Pastor Inting? No. Nung nanaginip ako, nakausap ko ang Ama. So, hindi ito bunga sa panaginip ko. It is well-founded. Nandito din si Father Martin, mga kapatid, sa mga hindi pa nakakumpisal, sana makakumpisal kayo. Because sacramentals purifies the body from the dominion of the evil spirit. Take note, ha? Sacramentals purify the body from the dominion of the evil spirit. While the sacraments purify the soul from the dominion of the evil spirits. Na intindihan ninyo? Ano ma-purify ng sacramentals? The body. But the soul purifies by the sacrament of confession. Okay? And then ibibigay ako sa inyo na Bible. At mambigyan ko yung makasagot lang. Yung hindi makasagot, hindi ko bibigyan. No. Ngayon, i-bless ko muna. Galing po ito ni Architect Socrates Fukanan family. And then, pasalamat tayo dahil binibigyan tayo ng 200 Bibles at yan ang ibibigay natin sa mga Bible study natin kung saan tayo pupunta. I consecrate this whole Bible to the most precious blood of Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unang tanong! lapit. Ning duol da yun, ha? Unang tanong! Sino yung cardinal na nagsasabi, kinukot ko kanina? Sino? Odile duol! Cardinal Jose Advencula. Taga saan ka, sis? Oroquita City from Osamis, no? Oh, Samis. Salamat. Sunod! May tatlo tayong major enemies. Ano yung unang enemies natin? World. Oh, world. Duol da yun. Pangalawa! Duol da yun. Duol! Oh, bless. Pangatlong kaway natin! Naminaw jud mo di ay. Ang upat! Ikaw upat niya kaway na to! Awad ay. Napakay kung napay ikaw upat, no? Nakaron, unsaon man nato pag asa nato ibutang ang worldly power, worldly influence under our heart, under our mind. Dool dayon. Dool. Yo fit. Dool dayon. Congratulations sa mga nidaog. Kay namati mo. Ang uban namati, wapod mo duol. Wanong kadawat. No. So karon mag-bless ta ha sa inyong sacramentals. Okay, exactly to magsimula ako for solemn exorcism ko. And then nalabas ako mga alas tres. For anointing of senses, dahil i-deliverance kayo, after deliverance ninyo, lalabas ako. Mag-exercise lang ako ng dalawa dito. Hindi ko alam ilan yung exercise ko ngayon. Huwag na kayo nalapit dito, ating i-bless muna ang inyong asin. Diyan lang kayo sa upuan ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature of God's soul, I purge you of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you through Eliseus the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. By thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by far. Almighty blessing God, humbly, we implore your boundless mercy
that you would die in your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given to the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit. Through Jesus Christ, O Lord, lahat ng salt ninyo ay holy and exercise salt. Basahin yung 2 Kings chapter 2, verse 19. Yan po, si Prophet Eliseo po ang unang gumamit sa holy salt. He saves a lot of people. Sunod natin i-bless ang tubig din nyo. Buksan nyo yung tubig lang. You creature of God, water, I purge evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the self-same Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. O God, offer man's salvation, those dispense wondrous mysteries, verification, sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which is consecrated with manifold purifications, let us get serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and air of peace, freed from painful and needy stains by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will therein be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name and be protected from all peril through Jesus Christ, O Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lagyan nyo ng kaunting salt ang tubig din nyo. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the divine enemy, may valiantly put down hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. May it honor and sanctify it with a Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terrible diving afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exercise water na po. Isunod natin yung olive oil ninyo. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature, oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled and driven afar from this creature oil. May that bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service we acknowledge may please you to guard feebly and to bless and hallow this creature oil, which with power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it when things the sick, so that when they have made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant you, pray, that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of sedition for man, made in your image and redeemed with his blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of incense serpent through Christ, O Lord. Lahat ng yung olive oil ay holy and exercise oil. By the way, yung religious items na na-avail ninyo ay tinutulong natin sa mga scholars. And then, tinutulong din natin sa ministry. And then, meron na tayong 17 seminarians na tulungan po dahil kapag mawala si Father Darwin, may papalit.
Mamatay na si Father Darwin, kakanta ng pahulay nga dayo ni hatag niya. May papalit. Amen! And then, may nagbigay sa atin ng 1.2 hectare po for the permanent office of healing and exorcism. Hindi natin napaayos ito. Maraming gustong tumulong, pero hindi po owned by the Diocese of Tagbilaran. So, sa sunod ng mga araw, ipagdasal natin na matuloy yan para patayuan natin ng official St. Michael Healing and Exorcism Ministry. This coming September 30, mag-celebrate tayo ng fiesta. 29 yung fiesta niya, pero Sunday po yun. So, mag-celebrate tayo ng misa dito, alas 10 ng umaga. Pwede kayo makapunta dito, alas 10 ng umaga. Ni-invite ko din yung mga pari na tumutulong natin dito po. At wala si Bishop niyan, danun siya sa Cebu. So, ini-invite ko sana si Bishop, pero sabi ni Father Ado, wala siya dito. Alas 10 ng umaga, sa 30, dito po may misa, attribute sa in honor ni ano ni St. Michael under his feet. Yung makamundong demonyo under his feet. Amen? Kesta po, magsimula na yung mga triduum, mga novena, siguro mag-novena mass siguro every from 26 until 30 po para kay St. Michael. Dahil ina-attribute natin yung ministry sa kanya eh. So, 30 yung fiesta natin dito. And then, alas 10 ang misa natin dito. And then, Sunday, Monday yan, Monday. Sa 30 po. And then, magkakatay kami ng isang baboy, no, para ni St. Michael. Dito na tayo mag-lunch, no? Sa invited kayo. Monday po yan, 30. 29 is Sunday. At hindi pwede mag-fiesta tayo Sunday. It is only for the Lord, no? So 30 yung fiesta natin. So yung fiesta natin ay move natin sa 30. Okay? At yung mga pari kasamahan ko ay in-invite ko din. Lalo-lalo ng mga exorcist dahil it is our patron saint. Amen? So this coming Monday, September 13, minumove na lang natin. Alas 10 ng umaga. Sa fiesta yan ni St. Michael. The three archangels po. Not only Michael, Gabriel, and Raphael po. So, yun ang fiesta namin dito. So meron maliit na baktin doon. No? Nakakatayin natin. Bakit baktin? No? Para makakain yung mga sabaristang gustong mamista sa atin. No? Dahil sila kakain ng baboy. No? So, maliit na baktin ang ihawin natin. No? Kakatayin pala. No? Sunod, incense, candles, rosaries, cross, crucifix, Benedictine medals, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, handbook, Bible, all the religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, O Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all your religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the afflicted your priests and people and to whomever. These are used in the exercise of the ministry wherever they skip. May unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Lahat ng religious items ninyo ay holy and exercise sacramentals na po. So, it is our protection against the devil. Una, yung protection natin, sacraments. Kung hindi pa ka nakasal, magpakasal ka na. Kung love mo na yan, huwag mo nang patagalin. Amen? And then, magsimula ako for solemn exorcism dito at tatawagin yung bawat pangalan ninyo dahil i-deliverance bawat isa ninyo. And then, kayo na po ang magpatuloy po. Okay? I-deliverance ninyo yung bahay ninyo, i-deliverance ninyo yung family circle ninyo.
para yung influence ng demonyo sa family natin ay dahan-dahan manghina. At dahan-dahan sila aalis sa ating vicinity, sa ating property. At saan sila lalayas? Sa mga kapitbahay ninyo. No. Maawa naman kayo, no? Please, empower them. Share the wisdom of the church. Amen! Not your own wisdom, but the wisdom of the church. Amen! And then nalabas ako mamaya, after sa pagtawag iisa ninyo sa deliverance, tatawagin ako ni Ate Mayet for anointing of the sick and anointing of your senses. Mamaya po, after deliverance sa bawat isa ninyo. Okay? So, magsimula ako dito at lalabas ako mamaya kung matapos na kayo lahat. Sasabihin ni Ate Mayet, Father, tapos na sila. And then, lalabas ako. At kung may sisigaw man, huwag na kayong mag-video ha, during deliverance ha. Bawal po yun. Dahil hindi natin ipahiya yung mga nanggi-react. Kahapon, maraming nag-react kahapon. Hindi ko alam ngayon. Baka yung katabi mo, no? Hindi natin alam, no? Nalalaman na natin mamaya yan, ha? And then, kung may mag-react man, huwag kayong tatakbo, ha? Uy, paminaw mo, no? Huwag kayong tatakbo. Bakit? Ahabulin nila kayo, no? So, activate your faith, not your fear. Amen? So, magsimula na ako. Papasok ako dito at tatawagin yung dapat i-solemn exercise kayong araw na ito. Hindi kayo dapat lahat i-exercise. Pwede kayo i-deliverance pero hindi lahat i-exercise. Yung mga harassment ng demonyo na dinidiscuss ng ating mga kasamahan, makaya yon through sacraments and sacramentals. At patuloy ninyong ipagdasal kung ma-feel ninyo kailangan mag-deliverance. Ako din ay araw-araw mag-deliverance bago ako matulog. Gagamitin ko yung oil, no? Gagamitin ko yung water at yung salt sa four corners ninyo ng kwarto ninyo. Amen? Sinong nagsabi nito? Si Jose Cardinal Advencola. Our protection against the devil, sacraments, sacramentals, the prayer of exorcism, and the prayer of liberation. Yung prayer of liberation, deliverance, pwede kayo gagamit. Natutuwa ba kayo ngayon? Hindi lang yung team natin, pwede kayo. As long as you practice, cares. Naintindihan. And then kayo na magpatuloy po. Dahil hindi namin kaya kami lang. Ang dami ninyo po. Ang dami ng demonyo. Kayo din madami. So magtulungan tayo. Natutuwa ba kayo ngayon? Let us all together march towards Jesus. Lalapit tayong lahat. Mga tatay, mga nanay, dalhin ninyo yung buong pamilya ninyo kay Kristo. Sa pari po. No? Confession, anointing of the sick, and then magsamba lagi. Rosary, yung basic natin na prayer. Angelus, Divine Mercy, Angel of God. Kahit tayo po ay matanda na, dapat alam natin yung Angel of God. Alam nyo pa ba? Yung Angel of God, be. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Tayong lahat po, tawagin niyo yung anghel. Tinatawag na natin ng Diyos. Every time mag-sign of the cross tayo, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Apat po yung tawagin natin. Una, ang Diyos, through sign of the cross. Pangalawa, yung guardian angel natin, huwag niyong pangalanan yung angel niyo, maliban sa tatlo. Michael, Gabriel, and Raphael. Yan lang po ang tatlo may pangalan. Hindi kasali si Judel Father. Si Judel Father. Si Uriel Father. Hindi yun kasali. Okay? Tatlo lang po. Gabriel, Raphael, at Michael. At yung guardian angel natin walang pangalan. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Pangalawang tawagan mo, yung patron saint mo. May patron saint ba kayo? Yung dapat patron saint ninyo, yung araw kung kailan kayo na isilang.
pag-aralan nyo yung santo ninyo. Kaya nga almanaki eh, nung ating ano. Ngayon wala na tayong almanaki, no? Wala na tayong santos na sangay. Totoo hindi? Oh, yung sa akin ay si Saint Rose of Lima. At dalawa yung santo ko, si Saint Anthony Maria Claret. Si August 23 yung birthday ko. August 22 ka. Mag-search ka. Assignment mo yan. So ha, assignment din nyo ha? Saint Jude. Yung mga, kung kailan ka na isilang. Okay? And then pangalawa yung patron sa inyong parokya. Panghuli si Mama Mary po. Walang santo na walang connection ni Mama Mary po. Okay? Sino to? Yung unang tatawagin natin? Ang Diyos, siyempre. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Sunod, my guardian. Alam nyo, yung guardian angel natin, kahit isa lang yon, di ba, pito yung kasama ni Mary Magdalene. Pitong demonyo. Kahit isang guardian angel, talbog sila lahat. Grabe, no? So, that devotion is very basic, but we take for granted. Totoo, hindi? Yan ang i-share natin sa mga anak ninyo, ha? Angel of God. Pangalawa, yung patron saint natin. Pangatlo, si Mama Mary. Pang-apat, si Mama Mary. Okay? By praying the rosary, every day po. Uy, hindi every October. Every day. Every night, every hour. Wow. Maganda yan. That's good. So, kung dadagdagan nyo, walang overdose dyan. Pero, baka hindi ka na mag, basta married life ka, you should take care your family. Baka lagi ka na nagdadasal. Spiritual addiction po yun. Huh? Bakit nandito ka sa Adoration Chapel? Nagdadasal ako, Father. No? Tumatakbo ako sa asawa ko eh. Dahil yung asawa ko, Father, masungit. Mas mabuti pa dito. Wala akong kaaway. No? Spiritual addiction po yun. Ha? Moderation lang ang pinaka-importante. In medio stat virtus. In the middle, the virtual crow. Anong gawin natin? Moderation. Temperance. It is the virtue of temperance. Apat po yung virtue. Justice, temperance, fortitude, and temperance, fortitude, justice. Anong pang-apat? Nakalimutan ko sa pang-apat. Prudence. Okay? Prudence, justice, fortitude, strength, and justice to give what is due to God and what is due to our brothers and sisters. Prudence, hindi ka madali mag-decide, no? The right action, the right reason in action. Ano yung prudence? The right action, the right reason in action. Yung tama na rason na ginagawa mo. Yan po ang prudence. And then, temperance is moderation. Apat po yan, ha? Fortitude is strength. Hindi ka, na kapag magsasalita ng katotohanan, you're full of strength. Hindi ka nahihiya. Baka masaktan ko itong taong ito. Hindi na lang ako magsasalita. Fortitude. As the virtue of fortitude. Amen? Get close. Na-close mo po yan. Sasabihin mo yung katotohanan. Fortitude. Yan po ang four cardinal virtues. Ilan yung four cardinal virtues? Apat po. Justice, prudence, temperance, and then fortitude. Yung pang-apat? Fortitude. Prostitute, Father? No. Prostitute naman noon. No. So, yan ha. Magsimula na ako. Nasaan si Ate Mayat? Ate Mayat? After sa deliverance day, i-remind ako ha para lalabas ako dito. For anointing of senses and anointing of the sick po. Dalawa po ang ibibigay ko mamaya. Anointing of the sick at yung mga hindi na makalakad, ibibigay ko sa inyo special ang katawan ni Kristo. Makareceive kayo ng Holy Communion. Yung mga hindi na makalakad. Amen? So, Holy Communion and then anointing of the sick mamaya.